day everyone, this is your boy Bien from Bien Moto TV. Nagbabalik again and again and again. So yun na nga, tuturuan ko kayo kung paano maglilinis ng motor. Siyempre, may mga kailangan tayo. Una, sabon, timba, basahan para pantuyo na dapat malinis, of course. And siyempre, yung ating panglinis na basahan din. And also, siyempre, kailangan din natin ng hose. Okay? Diba? So, yun. Meron na tayo ng mga kailangan. Pero dapat din, meron tayong mga dapat isipin. Siguraduhin nating walang araw sa paghuhugasan natin ng motor natin. And of course, tingnan nyo rin kung uulan ba para hindi naman sayang yung paglilinis nyo. Okay? So, without further ado, let's start! And yun na nga mga ma'am, sir, kailangan din nating intindihin na hindi tayo dapat gumagamit ng high pressure water dahil ito ay pwedeng makasira sa pintura at pwede rin makasira, pumasok sa mga electrical equipments ng motor. So mas mabuti yung mga low pressure hose lang ang gagamitin natin tulad dito. Hindi na natin kailangan gumamit pa ng mga may makina kasi hindi yun maganda. Okay, so yun. I-take note yun, okay? So, balik tayo. And guys, sa pagsasabon, iwasan yung gumamit ng joy. Okay? Hindi yun maganda sa pintura ng motor or tigay ng sasakyan dahil namumuti yun kapag yun ay natuyo. So, mas mabuting gumamit tayo ng mga sabon talaga na pang car wash or pang motor wash. Okay, so yun. Linis na tayo. Let's pump the car. The bike pala, sorry. So, yun nga pala, ang gamit kong sabon ay Coche Max. Yan. So, baka naman, Coche. Baka naman. Isa lang, oh. Sige, yung premium. Gago! And guys, may sasabihin pala ako sa inyo. Alam nyo ba kung magkano lang to? Wala pang 200 pesos to. Kaya ito nabili nyo. So yan, tips ko yan. Hindi to paid ha. Hindi to paid. So, pero binibigyan ko lang kayo ng tips kung saan kayo makakabili ng murang sabon na maganda. So, tatanungin nyo kung medyo foamy. Hindi siya ganun ka-foam pero okay na siya. Wait. Ayan siya. Pwede na, di ba? Hindi ka naman ganun kasi hindi naman kailangan yung sobrang bula eh. Oh, yan. Ito lang gamit ko. Yan. So, kung gusto niyo malaman kung saan ko siya nabili, leave a comment below. Tuturo ko sa inyo, okay? So, yun. Balik tayo sa paglilinis. So, yun na nga. Banlawa na! And, yun nga pala mga ma'am, sir. Tips ko sa inyo kapag naguhugas kayo, iwasan nyo yung pinakamatulis na ganyan. Yan o, yung pinakaganyan. Iwasan nyo yan yung itututok nyo.
iwasan yung itutok yan doon sa mga electricals at doon sa mga components ng motor nyo na hanggat maaari hindi dapat mabasa, okay? So, para iwas problema na rin. So, yun lang. Balik ulit ako sa paglupad na, okay? Pagkatapos ito, magpupunas na tayo, magtutuyo na tayo ng motor. Okay? So, yun mga ma'am sir, tapos na tayo pagpanlaw. So, ngayon naman, magpapatuyo tayo. So, siguro na natin gagamitin natin basahan is yung malinis. Siyempre, naglinis kayo, tapos madubi din yung ipapatutuyo nyo. Then, pangit din ang kalalabasan nun. Or di kaya kung meron kayong microfiber, yun naman ang gamitin nyo. Mas maganda yung pantuyo or... At siguro din yung kung wala naman kayong microfiber, yung basahan gagamitin nyo is hindi makakagasgas ng pintura. Para hindi naman sayang yung maganda yung motor. And para malaman nyo kung nakakagasgas ba yung pintura nyo, try nyo ipahit sa mukha nyo. Kapag nasaktan kayo, ibig sabihin, nakakagalos yun ng pintura. Okay, so, yun. Magtutuyo na tayo. At malapit na natin makita ang finished product ng sabon na binili natin para sa motor at sasakyan. So, kung hinahanap nyo nasan si RC Muñoz, ayun siya, nakataklog si RC Muñoz. So, si NMAX muna linilinis lang natin, okay? So, yan. So, yan, mga ma'am, sir, natapos na tayo sa paglilinis. Halina, ipakita ko sa inyo ang finished product ng paglilinis natin. Carwash boy to. Charot. Natapos na nga tayo sa paglilinis. Yan ang resulta ng paglilinis natin. Oh, di ba? Okay. So, yun nga pala guys. Yung sinasabi ko kanina na iwasan natin itutok yung mga pressure water nat, pressure hose natin. Yun ay yung mga tulad nung sa radiator. Okay? Iwasan nating itutok yung mga high pressure hose sa radiator kasi yung mga pin niyan, akala mo mukhang matibay yan pero sensitive po yan. Konting mabaliko lang yan, hindi na magandang kalalabasan. And also sa mga brake calipers natin at sa ABS sensor natin, iwasan din nating itutok ang mga tubig diyan kasi hindi rin nagkakaroon din yan ng malfunction kapag pinapasukan ng tubig yan. Okay? So, yun lang sa NMAX. And applicable siya sa lahat ng motor. At kapag sa mga tulad naman ng RC na sports bike, naked bike, yun yung mga lalong dapat nating iwasan kasi yung mga hindi katulad sila ng mga mga scooters at underbones na fully flared sila. Lalo na yung naked bike, yung mga ibang wirings niya nakalitaw kasi nga yung clearings nila hindi naman ganun protektado yung buong katawan ng motor, di ba? And sa sports bike, ganun rin yun, hindi rin ganitong katulad ng mga underbone at sports bike na halos taklob na taklob yung buong motor, di ba? So yun yung sinasabi ko sa inyo na dapat nyong iiwasan kapag kayo ay maghuhugas. Iwasan yung mabasa yung mga wirings at yung mga electronics ng motor para iwas aberya na rin sa daan. Okay? So, yun lang. This your boy Bien from Bien Moto TV. Kita-kits sa susunod nating video. Nagsasabing, aim high, never surrender. Okay? Paalam!